Vitor's Day de Mogi, this is Vitor's Gaming PH at tayo magre-review. Medyo na-late tayo ng konti pagdating dito dahil sa namin natin ginagawa at hahabol din tayo pagdating sa pagre-review nito. At kung ano ito ay disclaimer muna tayo. Importante pag-usapan natin to, mabilis lang naman to kasi lahat tayo ay nandito sa crypto world. Again, hindi tayo nag-hype ng game, inaaral natin siya. At kung ano man yung makita natin, maganda rin na kayo mismo ay gumawa ng sarili nyong research. Okay? We enjoy and be hopeful about the future. Kung ano man yung mangyari dun sa game na aaralin natin, ay sana ay gumana siya, magtagal, parang relasyon ng mga iba dyan. And, yan, if ever man ay mag-subscribe kayo. No? Okay. So, kung anong game yun, ito na. Ayun. App lang sa networking na nakasandal sa sports car. Okay, Lunar Rush. Okay. Pag unang silip ko pa lang to, dahil, of course, na-busy. At I think hindi pa naman huli. Ang ganda ng mga response tungkol dito kay Lunar Rush. But simulan muna natin sa pag-check ng token nila. Ito si Luz. Ayan. Check natin yung all-time high niya. 253. Oh, okay pala. Hindi naman din super layo na parang katulad ni Space Crypto na 1,000 yung inabot if I'm not mistaken. And also, punta rin tayo ng Token Sniffer. Ayan. So, type nyo lang yung address ng coin. Sabi kay Token Sniffer, 41 over 100. Check. Swap analysis. Token is sellable. Not a honeypot. Okay, kung ano yung honeypot, ayan. Ang sabi sa honeypot ay, Cointelegraph said honeypot are smart contracts appear to have a design issue that allows an arbitrary user to drain ether if from the contract. So, ibig sabihin parang prone to rug pull daw kapag honeypot. So, sabi ni Token Sniffer, not a honeypot. Ano nga natin? Increase natin yung size. Buy fee is less than 10%. So, okay yung taxation niya or yung imbayad. Selfie is less. Alam mo yung selfie? Yun yung binubura mo kasi wala kang magandang kuha. Selfie yung bayad kapag magsisell ka na ng coin and other NFT siguro. Verified current contract, maybe because bago pa lang ito. Ownership, renounce or source does not contain owner contract. Creator not authorized for special permission. Kasi maganda yung locking system. So, konting silip na ako ng Lunar Rush. Ayan, token lock 4.71%. Creator wallet contains less than 5%. Sana totoo to. Token supply. So, ang X niya dito, 95% liquidity is burn lock, 89%. Okay, so, meron din siyang tanong dito. Not enough liquidity is lock burn which could allow for significant amount to be removed or rug pull. Okay, yun yung to be checked natin, to be jor even more. Jor even more. Creator wallet contains less than percent of. Ayan. Okay, so parang hindi masyadong kumakamada yung mga tawag dun, mga developers. Sabi naman ni BSC Check. Okay? Para sa mga gusto mag-review din ng sarili nila, hindi, huwag kayong magbasa. Iba kasi nagre-review lang ha, based on sinabi nung comment sa Facebook. Sabi sa ano, ay somehow may tulong din yung mga gantong site. So una, tinignan natin si Token Sniffer. Now is si BSC Check. BSCcheck.eu. Sabi niya, seems safe ha. Ano to ha? Mukhang big ano to? Big word. Ayan. So renounce ownership. Detected with one dev wallets. 0.05%. Lock Legion Network. Ayan. Hindi ko to naiintindihan. Pakipaliwanag na lang sa akin yung iba dito. So, ito holders info. Ito yung mga account yata ng mga devs. Then, yung honeypot indicator.
or honeypot detector. This not seem, again, nothing is for certain pagdating sa crypto. So, patapangan na lang. Riskability nyo na lang. Okay. Gas fee used for buying, 149,000. Gas used for selling, 113,000. Okay, buy it, zero tax. Ayan. O, donation dito sa site. Pwede donate din tayo dito pag yumaman-yaman na tayo. Bear Explorer, hindi rin siya lumalabas dito. Okay? So, doon na tayo sa mismong game. O, yun to, Konya. 173 siya ngayon. So, nagbumaba siya ng konti kasi pula, panahon ng red tide ngayon. Maraming mas. Kung alam nyo lang, may baka. O, yung Facebook, yung Metaverse, grabe yung dinip niya. Yun yung masakit. 29 billion yata or 20 billion, something like that. Okay, Luna Rush. Ano ba meron dito? So far, magaganda yung sa mga site checker or rug pull checker natin ay somehow a-approve sila na pasok yung sa legitimacy niya. Okay. Panoorin natin ito saglit para at least may overview. Maikli lang naman to. Ayan, para ka nag-TikTok lang kasi nakakakita ka ng mga ganito sa TikTok. Ako hindi. Nagalit asawa ko. Unbeatable Warrior. Level up. Ayun. Talaga pag lumalakas yung babae, sumasama muna siya, di ba? Yan yung itsura pag malakas na. Okay. Play to earn. Ayan. Boss fight yata to. Parang PvE ito versus environment. 1v1, siguro PvP ito, person versus person. 3v3 ang max nila. So, Guild War ito. Ayan. May luck factor din kasi dito eh. Ayan. Then, ito yung token nila. Kung if ever gagawin nyo rin yung gagawin ko sa ibang game, punta kayo sa contract nila, at least visible. Ang bagal na internet ko kaya hindi naglo-load yung iba. PLDT, bakene man. Ito yung mga characters nila. Si Hitomi. Parang ano to, no? Anime girlfriend. Yan, mga Konichiwaya. Wife. Wife po pala. Ayan. Grabe. Ako kasi, pag bumili ako, dadamitan ko to ng matino. Lalamigin to mga to eh. Okay, roadmap nila, nandito na tayo sa Q1E 2022. So, IDO pa lang, quarter 1, meaning January to March, January, February, March, I think. PBE, boss hunting, lalabas na. So, this year talaga, ang ano niya, this month or this quarter, yung labas ng game. So, basahin nyo na to, alam nyo na to. Kung may hindi kayo maintindihan, comment nyo lang. Ito, tokenomics din. Ang mga okay dito is play to earn nila is 40%. Maganda to. Aha. Yung reverse, hindi ko to alam. Dito na lang tayo. Private sale, 8%. Yung mga nauna. Mga attackers. Mga talagang matatapang to. Partnership, 7%. Okay. Public sale, IDO, 3%. Core team. Mm-hmm. Nakalak ng 12 months so hindi nila ito magagalaw ng isang taon. At sa mga susunod, 4 months, 4% ng 4% lang yung ibabawas na. So, 5 beses kasi 20 siya. Liquidity is 5%. Marketing. Again, importante ang marketing expense. Pero ano to eh, galing na siguro sa kita ng game yung i-expense nila. Maganda din po na nagmamarket yung devs ng game. Hindi lang basta yung tao. Kasi nagmumukha rin Ponzi if puro tao lang talaga. At mga, siguro, mga kagaya nating reviewer ng game. So, play to earn reward, 40%. Reserve. Reverse ba to? Reserve. Baka ano lang to, typo error. Kaya hindi ko alam yung reverse. Ayan. Ang bagal na internet ko, may mukha to kanina. Refresh ko nga. So, check nyo rin. Ayun, lumabas na sila. Yan. Dilaw. Pero hindi sila dilawan. Hindi pa nag-isa pa ulit-ulit. Ayun. Pwede nyo i-click yan isa-isa para makita sila.
Ayan. Maganda, plus factor to. Kasi usually nung mga nag-rug pull na game, hindi mo talaga nakikita yung dev. Ito isang reason to bakit nag-pump, kasi si Sir Lamho. Schofield, oh. Michael Schofield ba? Ito ba yung totoong pangalan niya? Ano? Okay. BSC Station, etc. Okay. So, kay ano tayo? Tran. Kuwapam. Taingyo. Taita. Ang bilis lang nilang magsulat na pag nag-exam sila, hikli ng pangalan. Pinaka-head nila ay si Taingyo. Ngukwang Tai. Okay. Ngukwang Tai. Helios Entertainment. Gaming company ba to? Tingnan nga natin. Helios Entertainment. Ano siya? Parang hindi ito yun. Yung totoo. Maganda rin i-check nyo kasi madali maglagay ng data, but yung mga founders talaga, kasi at least may mukha yung ano, may mukha yung mga tao. Okay. Siguro ito yung mga games na nagawa nila. So may mga Android para rin Bomb Crypto, no? Yung gumawa nila. SenSpark? SanDesk? Yun. So meron naman. I think gaming company talaga si Helios Entertainment. Ayan. Kung talagang ano ka, kung talagang gigil ka, punta kang Kyunghee, tas tanong mo kung totoong tao ba si Sir Ngo Kwang Tai. Tingnan nga natin kung may Facebook account siya. Stokin natin. Ayan. Tingnan natin. Ngo Kwang Tai? Is she the one? Same person ba? Parang. February 3. Tingnan natin yung about. Kung kailan ginawa yung account na to. April 2019. If ever man mga ano niya to. Junior. Ayan. Usually kasi sa mga games, para na rin siyang nagiging tawag doon influencer business, parang ba Steve Jobs, Apple, Mark Zuckerberg, Facebook. So si Lamho, Bomb Crypto, Gihos sa Axie. Sana magkamukha din itong si Ngo Kwang Tai. Okay, we're done with the core team. An investor, i-refresh lang natin kasi joke time si PLDT. Hanapin nyo na lang itong iba. So, SenSpark, partner nila. Mga VC yata ito. Mga venture capitalist. Okay, meron ba sila dito white paper? Basahin nyo na lang yung white paper nila. Ayan. So, may advisory din sila pala. Okay. Ang alam kong game na ito ay click din to. Click. Nakita ko kay Boss DK, ay dagdag kita, na click lang to. So, papasukin ba natin to? Most likely yes. Tapusin lang muna natin yung mga prior engagements natin. Pati kasi importante rin. So ito, click nyo na to. Magjo-join na kayo dito sa gilid. Para at least makita nyo kung okay ba yung community. Regular ba sila nagpo-post? May YouTube. So, may TikTok sila. Nice. So far, konti pa lang yung followers nila. So, ano itong launch show? Pagtanghali? Lalaunch ka? Okay. Luna Rush, ang kanilang page. Ayan. So, nag-post sila kanina. Tips and tricks.
Maganda rin magbabasa kayo dito. Huwag lang kayong umasa sa mga nagpo-post na user at gamer kasi halo-halo talaga yan. Hear it from them. And also, sa mga in-depth dito, yung mga talagang tinutukan na game ito, ay okay din yan. Usually, ito yung malamang napasukan ko eh. Talaga. Itong Luna Rush. After natin maragpol sa ilang games, ay lalakas loob ulit tayo. Balitaan ko kayo sa gameplay at kung magkano na, paano magbabili ng token, tingnan natin gumawa. Kasi hanggang ngayon, ang dami nyo nang sinalihan, hindi nyo pa rin alam kung paano bumili ng token. And with that, sana naliwanagan kayo at somehow napanatag loob nyo or mas lalo kayo mag-decide na huwag magtuloy ng game. If ever, ganun talaga sa kami na nagre-review ng game and excited for this one. Ang daming pwedeng mangyari. May land, may guild. So exciting to. At nung huli ko nakita, up to 2023 yung ibang updates nila. So nakaka-excite at sana magtagal. Again, earn to play. Be inspired. Stay inspired and be an inspiration. Thank you for watching. This is it. Luna Rush.